Pagtitiwala, ika-26 ng Marso, mabungas sa Espiritu. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 35. Sinasabi ni Juan, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan Niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 14 hanggang 15. Talakayin natin ng higit ang mga puntong ito sa mga tao para lumawak pa ang kanilang mga pananaw, at madagdagan ang kanilang pananampalataya. Dapat silang mahimok na humingi ng malaki, at asahan ng walang pagdududa ang mga kayamanan ng kanyang biyaya, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus, makalalapit tayo sa silid tanggapan ng kataas-taasan. Sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa, makalalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. O, naway magkaroon tayo ng mas malalim na karanasan sa pananalangin. Pwede tayong lumapit sa Diyos nang may pagtitiwala, na nalalaman kung ano ang ibig sabihin ng presensya at kapangyarihan ng Kanyang banal na Espiritu. Maaari nating ipagtapat ang ating mga kasalanan, at doon mismo, samantalang humihiling, ay alam nating pinatatawad Niya ang ating mga kasalanan, sapagkat nangako Siyang magpapatawad. Kailangan nating masanay na nananampalataya, at magpakita ng tunay na pagsisikap at pagpapakumbaba. Hindi natin ito magagawa nang wala ang biyaya ng banal na Espiritu. Kailangan nating magpakumbaba sa paanan ni Jesus, at huwag maging makasarili, ni magpahayag ng pagmamataas, kundi sa kapayakan ay hanapin ang Panginoon, na hinihingi ang kanyang banal na Espiritu gaya ng paghingi ng isang bata ng tinapay mula sa kanyang mga magulang. Dapat nating gawin ang ating bahagi, tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, at habang nakatayo sa ilalim ng krus ng Kalbaryo, tumingin tayo at mabuhay, ibinubukod ng Diyos ang kanyang mga anak para sa kanyang sarili. At habang nakikipag-ugnayan sila sa Kanya, magkakaroon sila ng kapangyarihan sa Diyos at magtatagumpay. Genesis Kapitulo 32 Versikulo 28. Sa ating sarili ay wala tayong magagawa, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng Kanyang banal na Espiritu, na ibabahagi ang buhay at liwanag, at napupuno ang kaluluwa ng nananabik at marubdob na hangarin para sa Diyos, para sa kabanalan. Kung gayo'y ihahatid tayo ni Kristo sa trono ng biyaya at dadamitan tayo ng Kanyang katwiran, dahil mahal tayo ng Panginoong Diyos sa langit. Sadya tayong magiging bulag at matigas ang ulo kung pagdududahan nating ang Kanyang puso ay nakakiling sa atin. Habang si Jesus, na tagapamagitan natin, ay nagsusumamo para sa atin sa langit, gumagawa ang banal na Espiritu sa atin, sa pagnanais at sa paggawa ng mabuti niyang kalooban. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 13. Interesado ang buong kalangitan sa kaligtasan ng kaluluwa. Kung gayo'y ano ang dahilan natin para magdudang tayo'y tutulungan at tinutulungan na ng Panginoon? Pagtitiwala, ika-26 ng Marso, mabungas sa Espiritu. Kaya't huwag ninyong itakwil ang inyong pagtitiwala na may dakilang gantimpala. Hebreo Kapitulo 10 Versikulo 35. Sinasabi ni Juan, ito ang ating kapanatagan sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. At kung ating nalalaman na tayo'y pinapakinggan Niya sa anumang ating hingin, nalalaman natin na natanggap natin ang mga kahilingang hinihingi natin sa Kanya. Unang Juan Kapitulo 5 Versikulo 14 hanggang 15. Talakayin natin ng higit ang mga puntong ito sa mga tao para lumawak pa ang kanilang mga pananaw, at madagdagan ang kanilang pananampalataya. Dapat silang mahimok na humingi ng malaki, at asahan ng walang pagdududa ang mga kayamanan ng kanyang biyaya, sapagkat sa pamamagitan ni Jesus,
Makalalapit tayo sa silid tanggapan ng kataas-taasan. Sa pamamagitan ng kanyang mga nagawa, makalalapit tayo sa Ama sa pamamagitan ng iisang Espiritu. O, naway magkaroon tayo ng mas malalim na karanasan sa pananalangin. Pwede tayong lumapit sa Diyos nang may pagtitiwala, na nalalaman kung ano ang ibig sabihin ng presensya at kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Maaari nating ipagtapat ang ating mga kasalanan, at doon mismo, samantalang humihiling, ay alam nating pinatatawad niya ang ating mga kasalanan, sapagkat nangako siyang magpapatawad. Kailangan nating masanay na nananampalataya, at magpakita ng tunay na pagsisikap at pagpapakumbaba. Hindi natin ito magagawa nang wala ang biyaya ng banal na Espiritu. Kailangan nating magpakumbaba sa paanan ni Jesus, at huwag maging makasarili, ni magpahayag ng pagmamataas, kundi sa kapayakan ay hanapin ang Panginoon, na hinihingi ang kanyang banal na Espiritu gaya ng paghingi ng isang bata ng tinapay mula sa kanyang mga magulang. Dapat nating gawin ang ating bahagi, tanggapin si Kristo bilang personal na tagapagligtas, at habang nakatayo sa ilalim ng krus ng Kalbaryo, tumingin tayo at mabuhay, ibinubukod ng Diyos ang kanyang mga anak para sa kanyang sarili. At habang nakikipag-ugnayan sila sa kanya, magkakaroon sila ng kapangyarihan sa Diyos at magtatagumpay. Genesis Kapitulo 32 Versikulo 28. Sa ating sarili ay wala tayong magagawa, ngunit sa pamamagitan ng biyaya ng kanyang banal na Espiritu, na ibabahagi ang buhay at liwanag, at napupuno ang kaluluwa ng nananabik at marubdob na hangarin para sa Diyos, para sa kabanalan. Kung gayo'y ihahatid tayo ni Kristo sa trono ng biyaya at dadamitan tayo ng kanyang katwiran, dahil mahal tayo ng Panginoong Diyos sa langit. Sadya tayong magiging bulag at matigas ang ulo kung pagdududahan nating ang kanyang puso ay nakakiling sa atin. Habang si Jesus, na tagapamagitan natin, ay nagsusumamo para sa atin sa langit, gumagawa ang banal na Espiritu sa atin, sa pagnanais at sa paggawa ng mabuti niyang kalooban. Filipos Kapitulo 2 Versikulo 13. Interesado ang buong kalangitan sa kaligtasan ng kaluluwa. Kung gayo'y ano ang dahilan natin para magdudang tayo'y tutulungan at tinutulungan na ng Panginoon.